Good morning, good afternoon, good evening mga Mars, mga Pars! Mukha ba tayong haggard dyan? Kasi yung ating mixo ay may sakit na naman siya. Tama talaga si Pars. Kasi Lunes namin siya nilagay doon sa malaking day care niya. Hindi umabot ng isang linggo, nagkasakit nun yung ating mixo eh. Ubo si Pun. Kaya kagabi, may ano siya. Masama ang pakiramdam. Iyak ng iyak. Tapos pagising niya kanina umaga, nilagnat. At ayun nga, nag-iyak-iyak. Kaya pala, hindi siya makatulog ng maayos kagabi dahil masama pala yung kanyang pakiramdam. Itong bulaklak na to ba? Asan ba to siya galing? Diyan na siguro yan siya galing. Ito, asan man to siya? Akala ko talaga nung una, ano to siya? Yung uod. Yan o. Para siyang uod tignan. Yan. Ang dami niya. Pero ano siya? Flower ng bulaklak. Asan man to galing? Ano man to siya? Bulaklak to siya ha. Huwag po kayo matakot. Ayan o. Legit na flower ng bulaklak. Dito siguro, dito siya galing. Dito oh, ang dami pero ang pangit lang talaga niya tignan dahil para talaga siyang uod. Kasi mahangin kaya lumilipad. By the way, I miss Mr. Bean. Kahapon hindi ako nakapag-vlog dahil nagpahinga ako. Ang dami namin nilinis ang kahapon. Naglinis ako ng window yung pag-uwi ko sa bahay. Tapos ang panahon pa pandagdag ay maulan-ulan, malamig. So pagdating namin sa bahay kahapon ni Mixo, kasi maaga ko din siyang sinundo, nakatulog ako ng isang oras. Hindi na ako nakapag-vlog talaga. Martes na din naman kahapon eh. Ano tayong mapapala sa mga Mr. B natin? Ayan, asan na ba yung aking ano? Wiper. Kasi ang pangit talaga niya tignan dito ay. Yay. Parang ubos na yung aking liquid dito. Tama na. Uy, lumigil ka na. Ayan. Ang daming customer. Yun may yung sumita sa akin. Eh. May lumabas na staff na kuha ng mga cart. Naubos na siguro yung cart nila dun sa loob ba. Yun pa yung sumita sa akin dati. Sana hindi na siya lalabas. Check natin. Dun sa likod, wala namang tao. Hindi na siguro yun siya babalik kasi tatlong cart na lang yung naiwan dyan. Oh. At ayan na nga. Ito na nga. Magmadali na tayo. Wag umayin lumabas. Pero check muna natin. Ako kasi may tao dun sa dulo. Ayan. Wala naman. Walang wala. Walang tao. Yun ba staff? Yung staff nakita ko dun. Saglit. Kasi yung staff andun. Baka kasi dumiritso dito. Saglit lang. Ayun. Wala na. Ayun na, sabi ko nga eh. Ayun siya. Nakita niyo ba? Hindi na lang hindi ako tinignan. Hindi na naman siya nakahalata sa akin na punta ako dun. Kasi meron ding ibang mga tao na nakaano dun. Nakatayo-tayo. Ganun lang.
Balay. Alis na tayo dito. Wala tayong masyadong kuha. Kasi Miyerkules pa lang ngayon. Kahapon ay Martes. Empty day nila. Merong may laman doon pero balat ng orange. At meron akong nakuha ng mga cheese. Masarap pa naman siya. Ayan. So diretso na natin dito sa ating cooler. Kala ko talaga pupunta doon sa likuran yung staff ba. Kailangan mo lang talaga mag paano dyan, paaligri-aligri ba na hindi ka makita ng staff. Diba? Malamig yung ating cooler dahil nilagay ko dito yung ice ko. Yung aking kuha. Ayan, masarap to siya. Cheese! Tamang-tama, wala na kami cheese. Cheese ni Pars para sa tinapay. Oh, ayan, di ba? Okay pa naman ang cheese na to. Ayan. Ayan, well-packed pa talaga siya. Ayan, oh. Well-packed talaga siya. Oh, di ba? Ayan na ba? Tapos ito, masarap tanto siya na cheese. Diba? Oh, ano? Ay, meron pa isa. Lagay natin dito sa cooler. Para hindi magla. Uy, ate inan. Nilupad na ako pa ang akong sulupin. Iskot. Kaya ate inan atong sulupin. Naglupad-lupad. Nakadagan o tag-ahap. Ayan o. So, doon tayo kay Single Ben. Single Ben. Grabe pagka-uwi. Hawak o eh. Yung aking kotka, kalimutan muna natin yun. Dahil grabe yung pagkasita doon. Alam niyo po bang parang na-trauma ako doon sa staff na sumita sa akin. Ilang beses na ako nasita ng mga staff. Pero doon sa lucky bin ko, I think yun na yung pinaka-worst na nang sita sa atin. Kasi as in, kung nakunan ko lang talaga yung video, akala niyo talagang kakainin niya ako ng buhay. Alam mo yung ang liit ko, tapos kung tinignan niya ako, matangkad siya. Yung parang nakaganyan talaga siya, oh. Yung parang dudurugin niya na ako sa galit niya. So, maglaylo muna talaga ako doon sa Lucky Bean. At by the way pala, madaming nagsasabi sa inyo na balikan ko yung aking galanting Mr. Bean. Ito, nabasa po to ni Layani at nabasa din to ni Par sa newspaper na yung galanting Mr. Bean natin, yung mismong shop ay mag-close na po talaga. Kaya pala ang daming tinatapon doon, daming hindi na uubos bilhin like yung mga karne kasi hindi enough yung staff, hindi enough yung customer doon. Yung area na yon nasa maliit lang siya na area gaya nito. Kaya lang meron siyang katabing S Market at sa unahan naman meron siyang maliit na Co Market. So no wonder na hindi masyadong madaming tao ang pumapasok doon at yung S Market para sa akin mas mura siya kaysa sa Co Market. Ang I think Co Market ang pinakamahal itong supermarket na to. Kaya sa mga naghahanap po kay galanting Mr. Bean, totally, totally out na po talaga yun si Mr. Bean natin na yun. Pati buong shop ay mag-close na. So, kaya si Yani ang nagsabi sa akin nun, nung last nagpunta kami dun sa kanya. Tapos, kinabukasan, totoo nga, nabasa ni Par sa newspaper. Ngayon ko lang na share sa inyo ba kasi sa dami ng pinagsasabi ko sa inyo makalimutan ko. Ngayon naalala ko na yung galanting Mr. B natin ay totally out of way na talaga siya. Sayang yun, madaming tayong nakukuha doon kaya lang maglo-close na talaga siya. Init. Wala mo yan sasakyan kanina dyan, bakit may sasakyan na? Ah, may duty. Ah, hindi doon siya punta o kasi may bakay man doon sa likuran. Diretso na sana ako. Akala ko workers kasi may bitbit na bag ba.
malay ba natin na hindi pala siya workers. So ayun, oh, may bahay pala talaga dun sa likuran. So yan, di tayo mahalata na. Bilisan lang natin. Saman lang. Uy, meron tayong makupa dito. Hindi tayo bubukya kay ni Mr. B. Let's go and check. Twink. Parang may iba din nangunguha dito ah. Kasi yung plastic bag hindi man yung ganyan. Yung last punta natin. Wala. Magaan. So, meaning yan. Mga papel ang laman. Ano ba yan? Bukya day tayo ngayon. Naligo naman ako kagabi. Pero bakit walang laman ngayon? Wala, bukas pa naman. Hindi ako sure kung makapamasura ako dahil holiday dito sa Finland. Ganyan talaga yung buhay, Mars. Minsan, swerte. Minsan naman, wala tayong swerte. Pero, laban pa din sa buhay. Lakas ng hangin! Dito ako sa turi natin dahil pupunta ko na ang groserihan. Anong groserihan? Tapos na tayo mag-grocery kay Mr. Ben. Pharmacy. Kailangan ko lang bumili ng nose spray para sa ating mix. So, meron namang pang bata. Meron kami dun sa bahay. Kaya lang, medyo luma na siya. So, si Pars natin nag-message na bumili ako ng nose spray para sa ating mixo. Then siguro mamaya doon punta ako sa Asian shop. Nako, mabubudol na naman tayo doon sa Asian shop. Tignan lang natin kung merong bagong display. Check lang naman tayo. Nakabili na ako ng gamot ni mixo pero hindi yung nina spray, hindi yung nose spray, kasi sabi ng pharmacy, yung sabi nung guy doon sa pharmacy, explain niya sa akin, tinanong niya kung allergy ba or tulo lang sa tulo. Pero ano kasi kanina yung sipon kasi ni Mixo, hindi nagdaano ba yung sipon ni Mixo, laging ano, lumalabas. Tapos kanina umaga, medyo mainit siya. So sabi nung guy kanina, hindi daw bagay yung nose spray. Mas maganda daw na ipalabas talaga yung sipon para yung bakterya ay lumabas. So ayun, pero iba yung binigay niya sa akin. Ito daw, itry ko. So ito try na. Pasok na naman tayo dito. Memorize na siguro nila ako ay. Ayun, pasok muna ako. Hello, meron pala ditong coffee shop. Gagong coffee shop na naman siya. Coffee pods, decor take away. Sumakit na yung tenga ni Pars dito kay Mixo ba? Parang walang sakit. Biglang naging hyper. Ito, gusto pala ito ni Pars. Para sa tinapay. Tapos ito, masarap daw to siya na cheese. Yung parang pang dip daw siya. Ito, yummy. Creamy kasi ito eh. Creamy cheese. Yung ating harbat. Ang dami pa lang. Limang ano, ganito. Tapos isang malaki. O diba, ito pabilhin natin. Mahal kaya yung isang ganito. I think around 4 euro. O diba? Makalibre tayo. At yung nabili ko dun sa Asian, tangkong. Mag ano tayo, magsinigang. Hila ko ng isang talo ngayon. Isang talo. Tapos gabi. Ayan. Gusto ko yung sinigang na medyo malapot-lapot siya, kaya bumili ako ng gabi. And of course, yung ating karne, galing pa yan kay Mr. B, naalala nyo po. Yung naharbat natin doon ba? Ito o. Ayan. Matigas pa siya, pero hugasan natin yan, mag-melt na. Mag-melt din yung mga yan. Hugasan, kailangan ko lang hugasan para mag-melt siya ba. At ano ba? Bukas ko na yan siya nakainin. Lutuin ko lang siya ngayon. Ay. Ngayon ko siya lulutuin. Para bukas, hindi na ako magluto-luto. Kasi dalawa lang kami.
mixo natin dito. Ayan. Kailan mo ba ito nakuha? Matagal-tagal ko na rin itong nakuha. Mga buto-buto kasi ito eh. Masarap ito siya. Iano talaga. Isigdang nung may buto-buto. Ayan. Kasi bukas daw ay malamig. So, masarap kumain ng sinabawan. O, ito. Si Pars natin, hindi siya mahilig sa ganito. Yung sinigang. Hindi niya paborito, pero makain naman siya. Ayan, malaki palang hiwak to. Kaninang umaga ko pa ito nilabas. Tapos, ang balak ko dito ay kaldereta. Kaya lang, parang napapaisip ako ay mas masarap ang ano, ang sinigang, lalo na bukas pag medyo malamig-lamig yung panahon. Pakuluan lang natin ito. Ayan. Natatawa ako dito kay Pars natin. Na high blood na kay Mixo dahil si Mixo parang hindi galing sa sakit. Talon ng talon, takbo ng takbo dito sa loob ng bahay. At least, mas maganda na yung ganun, yung super hyper siya kaysa yung namumutla or yung walang kamalay-malay yung ating Mixo dyan sa ano natin, living room. Ayun, lumipat na naman si Pars dun sa balkoni kasi si Mixo talon-talon dun sa higaan namin. Sabi ni Pars kanina, huhu, pagpasok ko buti at dumating ka na. Hindi naman na siya pagod. Minsan lang kailangan niya ng peaceful kasi 2 hours din siya nanohan dyan yung kaingayan ng ating Mixo. Ayan. Mikael! You're not sick na? No! No! Ayan. Tuluan ko lang yung ating ribs dahil mamaya magluluto tayo ng pasta. Salmon pasta. Meron pa tayong pasta dyan. Nakuha natin kay Mr. Ben. Tapos yung bread na garlic. So, masarap ang pasta. Pasta meron garlic bread. At yung nilagay natin ay salmon dahil meron pa ditong salmon. Ayan, hindi pa namin siya naubos. So, para hindi masayang, gagawin natin smoked salmon pasta. Kaya lang maaga pa, masarap kainin yung pasta. Basta, mainit-init pa. Mamasyal tayo. Hindi naman tayo mamasyal. Gusto lang akong tignan dun sa dagat, yung malapit dito sa amin. Kasi parang merong program, dapat kami ni Mixo ang pupunta ngayon. Eh, yung ating Mixo, medyo sakit-sakitan man. So, ayaw ko siyang ilabas. At yung program dyan, every year yan siya. So, nakukuryos talaga ako kasi never pa akong nakasilip ba kung anong klaseng program yang meron dyan. Sabi ni Parcel ko, circus daw. So, pinakita niya sa akin Monday kung gusto daw namin pumunta ni Mixo. Eh, kagabi, nagkasakit man yung ating Mixo. Kaya ako na lang sisilip kung anong klaseng circus meron doon. Yung lamig naman punta doon eh. Tara, puntahan natin kung ano meron doon. Meron nga ditong program for whole family daw kasi to eh. Nabasa namin yan, sinen sa amin nung caretaker ni Mixo. Yan oh. Kaya lang, medyo konti lang yung tao. Yung lamig naman kasi dito. Sino naman yung may gustong magtambay dito? Ganito yung weather. Plus 15. Tapos malakas ang hangin. Maganda lang yung maganda pumunta dito pag warm na talaga ba? At least kahit papano, dyan ka upo-upo sa kahuyan, malamig. Pag warm yung weather natin, siguro let's say 25. Eh ngayon kasi medyo malamig talaga. Hindi siya maganda at nangangamoy. Sausage. Baka may libreng sausage dito, makakain na naman tayo.
Napunta ka lang dito, Mars, para kumain ng sausage. Ay, no, sayang. Wala si Mixo natin. Enjoy sana yung ating Mixo. It's for kids daw kasi to eh. Galing, no? May mga program sila for kids. Mga circus-circus. Ang ganito lang pala, oh. Ayan, oh. Makamakita ko dito yung pamangkin ni Pars natin. Kasi taga dito lang yun sila eh. Mga balon-balon. Kunti lang yung tao talaga. Ah, para ka lang din nasa Paibakuti or Daker. Ayan o. Ang lamig, Diyos ko Lord. Hindi pwede si Mixo dito, baka magkasakit. Ang cute naman nun, no? Circus para sa kids. Ayan o, ang cute nung isa. Parang kilala lang din nila yung mga nagsisirkus. Diyos ko, ang lamig. Ano naman to dito? Ito mga bola-bola. Ang cute ng mga chikiting. Ayan o. Doon naman sa kabila. Ah, meron pa doon. Ay, Diyos ko. Nilalamig ako. Alis na siguro ako maya-maya. Grabe. Kaya nilang magstay dito. Ah, doon naman. Ano naman doon? Ah, meron ding ano. Pasnak. Pasnak para sa mga bata. Ayan o. Oh. Hindi na tayo pupunta dyan. Kasi apoy nilalamig. Magaling, magaling, magaling. Nakakatuwa lang kasi meron silang mga ganito. Pakana-pakana para sa mga kids, di ba? Pero ang lamig. Yan ang yung ginagawa nila. Tapos tatapon mo yung bola, oh. Yan oh. Yung tatraw mo yung tela. Lamig. So, ganyan lang pala. Tapon yun na. Kakatuwa naman. Yung mga balls. Grabe no, konting ano lang. Oh. Ayan, nilipad yung mga bola. So, ganun lang. Ganun lang yung program nila dito. For kids, maliliit. Mga bola-bola. So, balik na tayo eh. Ganun lang pala. So, at least, now I know. Lamig. Next time, pag meron pa ulit to, next year, dalhin natin si Mixo dito. Every year naman to siya eh. For kids lang talaga siya. Eh, mukhang bata naman tayo. Hindi naman tayo mahalata na, 27 years old. Bye! Kailan pa kaya iinit? Yung bonggang-bonggang init talaga para mapag-swim-swim na tayo doon, no? Pero pag sobrang init naman, hindi tayo makaswim-swim doon dahil meron yung green, ano yung tawag mo? Sa Bisaya pala, lumot. Hindi siya allowed liguan basta sobrang dami ng lumot. Ano ba Tagalog ng lumot? Yung green-green sa tubig, yun, hindi siya maganda kasi madulas. Yan, o, dumami na yung mga tao. Kasi 5:30 man yung alam ko na mag-start to. Eh, late na sila. Time check natin ay 5:45. Bro, 6. 5:45. Isang oras lang sila dito. 5:30 hanggang 6:30 sila. Ah, doon pala sa mga bahay-bahay ang nangangamoy grill. Hindi pala doon. Dito kasi madaming bahay dyan eh. Dumami nga yung tao. Kanina pagdating ko, konti lang to. Ngayon o, dumami. So, uwi na tayo. O, yun lang pala. Kala ko kung bonggang-bonggang circus na yan. Ang siyami, Pars? What? Yung cheese na kuha natin at... Ano, kumakita? Yung ano, biscuit. Mmm!
Yummy. Salat at pal yun. Hmm? Kasi mahilig to sa cheese. Tarbin bambahan. Yun oh. Gusto ko lang yung maliit. Ay! Bambahan. Ano hiba? Mmm. Nama. Very hyper. Kumusta yung ating karne dito? Baka naubusan na to ng tubig. Hey, don't eat because I will make pasta now. Why? 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 Why, mama? I will make pasta. Why? Dinner? Why? Itong mga to ay? Why, mama? Because? So nice the meat, the bones oh. So plenty of meat. Why? Itong mga to ay mat... Nako! Mawai-wai talaga kayo ngayon. Why? Hinipat natin doon kasi mag-boil ako ng ating pasta and then magluto ako ng sauce. Mita, why? Why? Drama niyong dalawa sa why niyo ah. Rakas, can you remove the ano? Pasta. I will cook now. Our dinner. I'm also hungry. Hungry. Mix is very busy, you know? Nino. Parents. Very busy boy. Are so busy, our boy is also busy. Ganyan siya. Yeah. Hindi siya magpapatalo. Yeah. Mita yaks, Mixo. Mita yaks. Ready na yung ating pasta. 20 minutes lang yung luto ni Marinquini. Tapos agad. Baka magtaka kayo, yung ating pasta ay kulay green dahil spinach flavor po yung ating pasta. Ayan o. Oops. Uy. Hindi ko kasi ginunting to eh. Masarap pa din yung pasta na hindi mo guguntingin. Medyo mahaba-haba siya ba? Ayan. Masarap siya. Tinikman ko yung aking timpla. Ayan. Oops. Tapos meron tayong garlic bread. O diba? Lahat ng ating pagkain ay galing kay Mr. Bean. Diba? Yan yung kay Mixo. Tapos ito yung sa akin. Kuhtara ka, Sweman. Yung YouTube to talent kasi. Busy pa si Pars natin. Ayan. Hindi na to kailangan ng cheese. No need na cheese. Masarap naman siya kahit walang cheese. Pero kung gusto ni Pars maglagay ng cheese, ay bahala na siya. Basta ako, I'm satisfied. Ito o. Ayan. Tapos yung ating... Tinapay pa. Ito yung sa akin. Ay, yung kay Mixo, gugumtingin natin kasi mahaba yan siya. Ito yung kay Pops. Ano yung ating bread? Yung ating mahiwagang tinapay. Ayun. Ayan. What? Ang init. Thank you, Mr. Bean. Lagi mo kaming binibigyan ng ganito. Hindi ba? Masarap na siya. Wala akong ginasto dito ngayon sa pagkain natin. Kasi, ang ginamit kong cream ay gatas lang naman. At meron naman kaming gatas dyan. So, yun na yung aking ginawang cream. Tinimplahan ko na lang. At ayun, sumarap naman yung ating pasta. Init. Ating tinapay kay Mixo. Kunti lang yung kay Mixo kasi hindi naman yan palakain talaga. Lalo na ngayon na medyo may masamang pakiramdam siya. Ayan. Masarap. Kumusta na yung ating meat dito? Kumukulo na siya. So, here we are.
So, ito na yung ating food. O, diba? By Mr. Bean. Dan. Ready! The food is ready! Nakakain na kami. So, ito na naman nagluluto. Hindi, tapusin ko lang yung ating sinigang para bukas ay ready. Dahil bukas pa naman ito siya kainin. Yung aking tampong, bukas ko na lang din ilagay yan para hindi ma-overcook ba. Lambot na ng ating karne. Kulang to siya ng gulay. Kasi out of budget na ako. Yung ano lang talaga, gabi, talong at kangkong ang binili ko. Mahal kasi doon ang sitaw. Kaya hindi ko na lang din nilagyan. At radish, mahal din. 8 euro ang per kilo. So, ano yung kaya kong bilhin? Yun na lang yung aking inano doon. Kinuha. And then, ilagay natin yung ating sinigang. Asan na yung ating mahiwagang gunting? Then, after nito, gagawa ako ng longganisa. Hala, puro pagkain yung aking pinag-iisip, no? And, ilagay na natin to. Oops. Ano ba ang gusto nyo sa sinigang? Kasi ang gusto ko sa sinigang, yung maasim talaga. Kasi yun naman talaga ang sinigang. Yung maasim-asim, di ba? Tama po ba ako? Ah, mamaya, pag malambot na yung ating gabi, imamash ko yan para maging malapot yung ating sabaw. Natin baka ma-overcook. Natin baka masubra yung ating ano, asim. Kasi asim, magkili-kili. Kulang pa. Ubus ko na lang yung isa. Kasi malaki-laking kaldero itong pinaglutuan ko. Ayan. Wala na. Lahat ba yun? Nandun na ba? Yun na nga. Nalagay ko na lahat. Bakit ba ang sarap kumain? Ano-ano na lang talaga naisipan ng bunganga kong kainin. Ano daw naisipan ng bunganga kong kainin? Patakaagyaw-yaw si Mars. I mean, kung ano-ano na lang yung naisipan kainin. Diba? Ayan. Kasi kanina, dinipros ko yung aking matatabang ano doon, fats. Kung sa freezer ba yung kuha natin kay Mr. Ben. Oh, why it's crying, man? Ha? Why? No, tulem. Iyak na. No, no. You're naughty. Noni, hiliya na. Noni. You say sorry there to Izzy. If you did something. Ayaw mo daw. Oh, you did nothing. Maano din itong batang to ah. May prinsipyo. Kasi wala daw siyang ginawa. So hindi daw siya magsasorry. Wala to. Sugar. Ah, gusto niya lumabas. Tapos sa labas, dun sa balcony natin, medyo malamig. Rakas, rakas. You can go there. Kuntele. Mag-heart to heart to. Muna kami mag-ina dito. Natimplahan ko na din yung ating longganisa. Satisfied ako sa lasa, kaya lang hindi ako satisfied sa kanyang texture. Ano texture? Kasi, yun man yung fats na nakuha natin doon kay Mr. Bean. Sinave ko. And then, kanina nung giniling namin siya ni Pars, ang nangyari ay, hindi naubos lahat yung fats kasi nag-stack na yung aking
nag-stock na yung meat ba? So kung ano yung nakuha ko kanina, and then lagay na lang ako ng extra meat na walang fats, yung meron ako doon, yung nakuha pa natin kay Mr. Ben, yung ay hindi pala galing yung Kati Julie, yung ground meat. E yun kasi dry siya na ground meat, so hindi siya masyadong tawag niyan mataba, so wala talaga siyang taba kasi 9.5 fats lang yung nakalagay sa lagayan. Tapos inubos ko yung 300 gram. Naku, nasumbrahan yata ng lagay sa laman. Kasi dati nung gumawa ko niyan, ang nangyari ay nasumbrahan ko din ang laman. Ay, kapangit man itong cling wrap ko eh. Pangit siya. Hindi na matulis yung dito niya oh, sa giliran. Ano sa papalik siya? Let's try. Kape muna tayo. Ang lamig na natin ko. Kanina pa yan itinimpla ni Pars. Oops. Try natin. 35 gram. Saktong-sakto yung hula ni Maring Queen. Ayan. So, balutin ko muna to. Skinless lang to siya kasi wala ako nung sa lagayan talaga ng sausage. Kailangan pag gumawa ka nun, dapat fresh yung anong tawag nun eh? Yung parang liver man yata yun. Anong batawag nun yung pang wrap talaga ng mga sausage. Kaya skinless na lang ako. Meron ako dati nun, kaya lang hindi siya maganda. Tulong. Kapagod pala itong skinless. Kasi isa-isa mo talaga siyang babalutin. 2, 4, 6, 8 pa lang yung nabalot ko within 30 minutes. Masakit na yung aking balikat. Hindi to ko ba masakit na? Kaya ko to. Madami pa oh. Dede! Hindi pa tayo nakakalahati. Siguro pag hindi ko to matapos ngayon, bukas na naman to. Hindi niya talaga kaya. Surrender yung aking likod. Kaya ayaw na ayaw ko talaga magtrabaho sa office na nakaupo lang kasi yung kalaban ko yung aking dito oh, likuran ko. So nakabalot ako ng 12 pieces. Bukas na naman yung iba. Ayan, kung pupunta sila Shabby dito, patulong ako sa kanila magbalot nito. Ang bango ba? Amoy garlic. O diba si Mixo takam na takam na kumain. Ipaborito niya yung mga sausage. Ano man itong isa? Payat na mataba. Ano nga natin eh? I-smash pa natin siya or ipagiling-giling ng mabuti. Ayan. Ayan, kasing size na siya nila. Kanina kasi mataba na maano ba short, ayan o oh. Ayan, bukas na naman taposin natin to. Nakakatakam tuloy, see, ang dami natin kakain. Ayan, gumagawa lang ako ng mga ready made ba para just in case na gusto ko meron tayong maluluto agad, diba? Ayan, hindi naman ibig sabihin nun magluto tayo agad. Ayan lang pag gusto ko lang. Ilan kaya ang magawa ko nito? Siguro 50. 2, 4, 6, 8, 10. Loud talaga yung nagawa ko. Bukas na naman ulit. Hindi ko natapos yung ating ano eh. Longganisa. Naaliw ako dun kakaupo kanina ng ice hockey. Naglaro kasi ang Finland at France. So, magaling yung Finland, char. Kailan ba yun? 2019 ba yun? At last year, nanalo ang Finland sa ice hockey. So, meron akong idol dyan. Pesunin din yung kanyang apelyedo pero hindi kaano-ano ni Pars. Ganun naman sila dito sa Finland eh. Kahit magkapareho ng ano, apelyedo, hindi sila magkaano-ano. Same ano lang, same apelyedo. Pero wala silang connection sa isa't isa.
Ano ba yun? Mixo, alit na mixo. Tulog no. na ta. No. Yo, we sleep na. No. Yo, we sleep. Grabe ka, hyper niya. Parang walang sakit. Ay, painumin ko pala to ng Panadol kasi ngayon hyper siya dahil nakainom yan ng Panadol or paracetamol kanina. Hapon. Rakas, yeah. Let's give Mixo medicine. Huh? Let's give Mixo medicine. Okay. Try natin yung inoffer kanina dun sa pharmacy. Ano ba to? Hindi pala to siya kailangan. Ano din sa tubig? Hebat ko, Betta? Yeah. Ano kasi siya? Taste banana. Saka, ay, ibigay lang pala to direct kay Mixo. Candy? Mas easy pala to ipainom sa kanya. Kasi yung liquid, nahirapan kaming ipainom dito sa makulit na to. Dahil niluluwa niya ba? Hoy! Don't put it to your mouth. It's dirty. It's not toy. Yung panglinis ng kanyang ilong. Lalaro. Ano sabi ng... Sabi ng pharmacy kanina, kutsara ko daw. Ah, siguro kung maliit pa yung bata, siguro si mga 1-year-old, if ano, hindi pa marunong lumunok ng ganito ba, ikutsara. Kasi da... Second. Yo, because the pharmacy guy said, at least, spoon in them. Ah, oh, scratch. Okay. You maybe if the kid is small, yeah, but that okay. one know how to. Yeah. It's more easy. Yeah. To gain. Minon. Oh, kunta sito ni Paul. Yeah, that liquid is yeah. like. Yeah. Inisplit niya kasi kanina yeah. yung. The 1 to 5 milligrams. It's more. So, it's more strong. 40. I think 40. Or it's there in the bag. Yeah. Yeah. So it's more strong pala to. Mikael, please. Ay, halwa tumay to, tay. Eh, kahan halwa. May huwa. Yeah. 24 per milliliter. So, 10 milliliter is 240. Mas strong. Yeah. It's more strong. It's 125. It's much more nicer to keep. Yeah. Oh, come here, nanak, oh. Let's go to sleep na, so. Huh? Ay, nako, sus! Yung ref natin, amoy longganisa. Ito, oh. Yan to kasi yung marinate natin na longganisa. Hindi ko muna nilagay sa freezer. Diyan lang muna yan. Don't worry po, baka isipin nyo. Hindi ako nag-careful sa kinakain ko. Luto ako ng luto. Hindi lang naman po yan para sa akin. Ito. Ayan, hindi lang din po yan sa akin lahat. Nagluto ako, pero konti lang po talaga kakainin ko sa mga yan. I-share ko lang naman po yan sa mga kaibigan natin. Ganun talaga ako, mahilig ako magluto-luto, pero hindi ko po yan mauubos. Ang ginagawa ko po yan, gawa ako ng gawa o luto ako ng luto, pinapamimigay ko na lang sa mga kaibigan ko. Yung kumbaga, cravings lang yun akin ba? Okay na ako pag nakatikim ako ng konti. So, ang dares niyan, share ko sa iba. Kasi baka sabihin yung hindi ako nag-careful or nagpapabaya ako. Ngayon na pakiramdam ko na meron na naman akong kidney stone, limit na talaga yung kinakain ko. Lagi ako nagluluto, pero hindi naman po yan para sa akin talaga lahat. Tingin nyo, madami lang yung niluluto ko, pero sinishare ko po yan sa mga kaibigan ko. Ayan, dahil padilim na, matutulog na din po tayo. So, maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta sa channel namin at sa mga bago pa lang po dito. Welcome, welcome po. And please, don't forget to subscribe and click notification bell para po updated ka sa ating next video. If nag-enjoy naman po kayo sa ating vlog today, please like, comment, and share this video. See you po sa next. Good night po sa inyong lahat.